Kain tayo, breakfast. Ngayon, breakfast ko, lunch. Ah, breakfast, grabe, isang ano ko. Cereal. Kulay-kulay. Kulay-kulay ang cereal, dami. Lagyan pa ng banana. Kain tayo, mga kadutdutan. Puno ng cereal. Hindi kasi kinakain dito. Hira sila magkain ng mga ano. Dami oh. Nilagyan ko ng saging. Nalulungkot ako na wala yung mga pusa ko. Namimiss ko sila. Mga ganito kasing oras pag nandito ako, tutulak lang nila ng pinto, pasok sila, maglalaro. Ngayon na pagising ko, lumabas ako, wala na. Hindi ko na sila makikita. Pati yung nanay nawala, yung puti. Pero yung yellow nandyan. Yung puti lang. Tuwang-tuwa pa naman ako doon sa mga pusa ngayon. Nasunod sila. Pag natatapon ako ng basura, mag-aabang sila doon sa labas. Oh. Sa may ano. Sa may green grass. Tapos iupo ako. Saglit. Maglalaro sila. Ayun, wala na akong pusa. Hindi ko alam kung saan na. Wala na akong pakakainin. Nagtaka ko kanina yung pagising ko, wala na sila. Kasi nag-aabang talaga yung sa pinto, kilalang-kilala nila talaga ako. Baka lumabas yun, bukas yung gate. Wala na. Hindi ko kasi natingnan kagabi. Bukas yung gate nung dumating si madam. Sana bumalik. Yung tatlong pa naman yun, kung natatapon naman ng basura, nasunod sila doon. Tapos kung hindi ko maisaray yung gate, naglabasan sila. Kabaka kagabi dumating si madam, hindi yun na ano. Hindi na isara yung pinto, yung gate. Kaya wala na. Wala na akong pusa. Kahit makukulit yun, pero namimiss ko sila. Sarap pala yung corn cereal, oh. Dito sa ibang bansa, mula nung pandemic, nagtaas din sila ng presyo. Kaso, hindi kagaya sa Pilipinas, sobra. Sa pera nila, mura lang ang mga bilihin dito.
Lalo nung kasagsaga nung ano, yung onion ba yun, yung sibuyas, sobrang mahal. Abot nung 1,000 dito, hindi man lang gumalaw yung presyo. Nasa 1 real, 2 real. Hindi talaga sila nagtaas. Wala pang ano to, yung kataro lang sariling ano, farm. Kung may farm man dito, hindi man gaano kalaki. Saka yung farm dito, puro mga artificial ang gamit. Artificial rain, napatakan, tapos malamig, nilalagyan nila ng lamig pagtag-init. Kasi dito ha, halos buong taon, puro init. Maranasan mo lang ang lamig September, October, 3 months lang ata. Tapos December, yan ang tag-ulan dito, dalawang araw lang. Kalain mo yung uulan dito, dalawang araw lang. Hindi man dito pinapagliw eh. Grabe, grateful kayo sila sa ano dito eh. Sa bansa, diba? Sa ating pag kinakaykay, pinakaykay yung ilalim, pag nagbubutas, tubig ang lumalabas. Dito, pag iyon ay binubutasan yung ilalim hanggang dulo, langis ang lalabas. Akalain mo yun, saan ba yun ang gagaling yung langis eh? Dapat dito, dapat sa Pinas din. May sariling langis. Tapos swerte yung mga katari dito. Grabe, sobrang ano. Swerte sa gobyerno nila. Libre kuryente, tubig. Akalain mo yan, kuryente pa lang. Libre na sila. Sa isang bahay lang, yung amo ko, hindi yan mayaman, pero grabe ang aircon dyan sa loob, 17. Kasama yung dito sa labas, pati yung washing machine namin, may aircon, saan ka pa niya? Yung ano niya doon, yung auto parts yan ha, storage ng auto parts, grabe, may aircon, saan ka pa niya? Tingnan mo. Tingnan mo kung gaano ka-abuso. Abusado. Sa isang bahay, ilan ang ref? Eh dito sa bahay na to, kunti lang arin, pero grabe sa ibang bahay, doon sa lula ko, ginawa ko 10 kasama ng presser. Hindi ko nga malaman, grabe sa kayaman siguro ng bansang to. Libre lahat ng mga katari dito, mga lokal, libre lahat. May allowance pa daw yung mga bata eh. Sabi. Pero ang pagka-sure ko na sa kuryente at tubig, as in talaga walang binabayaran, grabe yung tubig dito. Buksan ko nga lang yan, wala akong pangundangan sa tubig, hindi ako nagtitipid kasi free sila. Lalo yung kuryente, grabe. Ha? Kalain mo yan, washing machine yan, area na yan, may aircon. Dito sa kusina ko, ilan ang aircon ko dito? 2. Uy, ginoo ko, naka-aircon yung kusina ko. Lahat. Sa loob, 17 yung aircon, kaano kung kagaano palaki ang kuryente niyan, para ka nang nag ano dyan ng mall. 17, grabe. Wala talaga. Walang pakundangang gamit sila, free, libre. Tapos pag nabili pa sila ng ano, mantika, gatas, bigas, ano pa ba, sugar. Uy, ginoo ko, ipakita lang yung card, may discount pa yan, mga yan, 50% discount. Yung rice, yung apat na box nga dito na mentika, 35 lang eh. Tingnan mo kung gaano si kagano, sila kaswerte sa gobyerno. Saan ganun din sa atin, kaso madami ang population sa atin. Sobrang grabe dito. Sabi kasi dito, sabi-sabi lang, wala pa daw million ang ano dito. Population, kaya anak sila ng anak, yung mga generation ngayon. Pero yung mga generation ngayon, nagtitipid na rin sa anak. Nagda-diet, sexy na, ayaw na nila yung malosyang din sila, hindi kaya dati. Swerte ang mga katari. Tapos, bago ka mag-30 dito, yung mga lalaki, alam niyo ba, bago mag-30 ang mga lalaki, mag-training na yan. Ano sila, compulsory ng gobyerno mag-training talaga sila. Yung training ng pangpulis. Bago mag-30 ang lalaki, yung talaga ang requirements dito, mag-training.
Tingnan, para daw sa ano nila, self-defense. O, tingnan mo. At hindi pa mga sundalo yan, marunong yung mga ano, maghawak. Marunong sila sa ano, katakaran ng gobyerno. Dapat ganun din yung ano, gobyerno sa atin. Kaso lang, hindi maukyo pa eh, maraming kurapot. Marami ang population, ang daming problema. Pukos. Ang presidente dito hindi pinapalitan, hindi kagaya sa ibang lugar. Middle East hindi pinapalitan. Kung sino yung ama nakatayo hanggang sa pag-ano na yan, kaanak-anakan, basta mga anak-anak, tatay, kapatid, mga ganun lang yan ang upo bilang presidente, yung king. Swerte sila. Pa-hospital ka, libre. Pila ka doon sa ospital. Pag dumating yung katariwa, unahan ka pa niyan. Priority talaga dito, mga lokal. Hanggang dito na lang, tapos ng pagpagulbol ko, yate. Umabot na ng 11 minutes.